kahit anong sandata ang hawakan mo. Kahit kapirasong patpat o kahit walis tingting, kaya mong gamitin ang elemento ng tubig. Mahal na prinsipe, wala po sa sandata ang tagumpay sa labanan kung hindi nasa taong may hawak nito. Huwag niyo po sanang masamain ang aking sinabi. Nais ko lamang ipaunawa sa inyo ang katotohanan at patawarin niyo po ako kung nasaktan ko ang inyong mga kawal. Tugon ng binata. Hindi na nagsalita ang prinsipe dahil dumating ang pinuno ng mga kawal na tatanggap ng mga sandata. Matapos nilang kunin ang mga ito ay kaagad nang umalis sina Adelo. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Tatang Bundyo upang itanong kung paanong nagawa ni Adelo na gamitin ang elemento ng tubig. Matanong nga kita iyo, paano mong nagamit ang elemento ng tubig? Hindi ko akalaing may taong may ganyang kakayahan. Tanong ni Tatang Bundyo. Sa pamamagitan ng paghinga, Manong. Oo, kung papakinggan mo ko, masasabi mong walang koneksyon ang paghinga sa tubig. Pero nagkakamali po kayo. Ang katawan ng tao ay nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Kailangan lamang natin itong paglinangin. Tugon ng binata. Lalo namang nagtaka ang matanda. Kaya muli itong nagtanong. Paano mo nagagawang utusan ng tubig? Napangiti ang binata at itinloy ang pagpapaliwanag. Ang buong katawan natin ay may mga ugat na daluyan ng enerhiya. Nagagamit lang natin ito sa pamamagitan ng tamang sirkulasyon ng hangin mula sa ating baga papunta sa nasabing ugat. Sa oras na magawa mo ng tama ang pamamaraan ng paghinga, magsisimulang lumabas ang kakayahan ng katawan mo. Magsisimula ito sa iyong isipan. Kapag tama ang daloy ng hangin sa ating utak, nagagawa nitong ilabas ang potensyal ng ating katawan. Nagiging mabilis, malakas at maliksi tayo. At gamit ang enerhiyang taglay ng ating katawan, maaari tayong kumonekta sa enerhiyang nasa kalikasan. Kagaya na lamang ng elemento ng tubig, hindi madali ang kontrolin ng tubig. Pero sa patuloy na pagsasanay, mararamdaman mo ang koneksyon mo sa kalikasan at maaari mong gamitin ang mga elemento bilang sandata. Hindi lang ako ang may ganitong kakayahan. Marami po kami. Pagpapaliwanag ng binata. Namangha si Tatang Bundyo sa sinabi ni Adelo. Sa edad kong ito, ngayon ko lang nalaman na posible palang gawin iyon ng katawan ng tao. Opo, Tatang. At ang tanging susi, tamang paghinga. Wika ni Adelo. Pagdating nila sa tahanan ng matanda, napansin nilang may ilang kalalakihang nakatayo sa labas ng bakuran. Nakatakip ang mga mukha nito, kaya naging maingat si Adelo. Inilabas ng binata ang kanyang patpat, ngunit pinigilan siya ng matanda. Sandali lang, Adelo. Alamin muna natin kung anong kailangan nila. Wika ni Tatang Bundyo. Kamukha sila ng mga inkantong dumudukot sa mga bata. Mas mabuti na po ang nag-iingat, Tatang. Tugon ni Adelo. Nang makalapit na sila ay nagtanggal ng talukbong ang mga kalalakian. Nanlaki ang mga mata ni Adelo nang makitang tao din ang mga ito kagaya niya. Tatang Bundyo, magandang hapon po. Naparito kami dahil may narinig kaming usap-usapan na isang tao daw ang humarang sa mga kama-kama na nandudukot sa mga tao sa mundo natin. Totoo po ba ito? Gusto po sana namin siyang makilala. Wika ng isa sa mga kalalakian. Napatingin naman si Tatang Bundyo kay Adelo na nooy nakatayo lang malapit sa kanyang pugon.
Hindi ko alam kung haharapin niya kayo. Pero sige, ayun siya, puntahan niyo. Tugon ng matanda. Dali-daling lumapit ang mga kalalakihan kay Adelo. Ano pong kailangan niyo? Tanong ni Adelo. Laking gulat nito nang usisain ng isa sa mga kalalakihan ang kanyang katawan. Inangat ang braso. Maging ang kanyang mahabang buhok ay hindi nakaligtas. Talaga bang pangkaraniwang tao ka lang? Ang sabi ng mga nakasaksi sa ginawa mo, nagagawa mo daw patalimin ng tubig. Totoo ba yun? Wika ng isa sa mga kalalakian. Napakamot na lang ng ulo si Adelo at ngumiti. Parang nasa mundo din pala ako ng mga tao. Ang daming chismoso. Paanong nakarating sa inyo ang balita? Sa pagkakaalam ko, walang nakakita sa ginawa kong pagsalakay. Tugon ni Adelo. Sa isip niya, maaring espiya ito ng kalaban. Marami ang nakakita sa ginawa mo. Tandaan mo, wala ka na sa mundo ng mga tao. Ang bawat bagay na makikita mo sa kagubatan, may sariling buhay. Nakikita nila ang mga ginagawa ng lahat. Kaya hindi na ito naging lingid sa kaalaman namin. At lalo na sa mga kalaban. Pasalamat ka lang. Dahil mahina ang utak na mga kamakama. Kagaya mo, tao lang din kami. Ang totoo, mga alipin kaming nagtatrabaho sa isang minahan ng ginto dito sa mundo ng mga engkanto. At kagaya ng kabataang pinalaya mo, nagdanais din kaming makawala mula sa aming mga Panginoon. Wika ng lalaki. Kung ganun, sa papaanong paraan ko kayo matutulungan? Dahil sa aking pagkakalam, malabo na tayong makalabas sa mundong ito. Tugon ni Adelo. Natanggap na namin ang katotohanang yan. Kahit hindi na para sa amin, gawin mo ito para sa mga kabataan. Pati na din sa ibang nilalang na biyag nila. Hindi lang tao ang kanilang dinudukot, kaibigan. Maging kapwa nila engkanto. Ang nakita mo ay maliit na bahagi pa lang ng kanilang operasyon. Ang mga kamakama, itinuturing na pirata sa mundong ito. Marami ang nakikinabang sa kanilang maling gawa. At alam namin kung nasaan ang pinakamalaking bagsakan nila ng mga dinudukot na engkanto, maging ng mga tao. Muling wika ng lalaki. Nais mang tumulong ni Adelo. Ngunit nagdadalawang isip ang binata. Dahil hindi niya pa lubusang kilala ang mga kalalakiang kausap. Pasensya na kayo mga kaibigan. Pero paano kung malalaman kung totoo ang sinasabi niyo? Hindi ko kayo kilala at maaaring patibong lang ito ng mga nilalang na nakabangga ko. Nagkatinginan ang mga kalalakian. Isa-isang nagbigay ng kanilang pangalan at ang huling nagpakilala ay si Melchor. Ako naman si Melchor. Maniwala ka o hindi, mahigit 100 taon na kaming nananatili sa mundong ito. Hindi kami tumatanda dahil sa ipinapakain sa amin ng mga engkanto. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi na kami nag-aangad na makabalik sa mundo natin dahil wala na kaming uuwi ang pamilya. Ang gusto naming mangyari, mapalaya ang mga kabataang dinukot nila. Maibibigay kami sa iyo. Direksyon. Sundan mo ito at makikita mo ang sinasabi kong lugar. Wika ni Melchor. Nag-iwan ito ng isang maliit na papel na may nakasulat na mapa. Ipinakita ito ni Adelo kay Tatang Bundyo at saktong alam ng matanda kung nasaan ito. Alam ko ang lugar na yan. Diyan ako kumukuha ng mga mineral na ginagamit ko sa paggawa ng santata. Kung gusto mo, sasamahan kita sa lugar. Pero mag-iingat ka. Dahil sa lugar na yan, may nakatirang sinaunang nilalang. Hindi ko lang alam kung pamilyar ka sa Minokawa. Wika ni Tatang Bundyo. Minokawa, parang narinig ko na ang nilalang na yan.
kung hindi ako nagkakamali. Yon ang malaking ibon na ang lahat ng madaanan niya ay nasusunog. Tugo ni Adelo. Sinang-ayon na naman ito ni Tatang Bundyo. Oo, tama ka. Mapanganib ang nilalang na yon. At maaaring sa isa sa mga butas sa lumang minahan naninirahan ng Minokawa. At may paraan upang mapaamo ang nilalang na ito. Muling wika ni Tatang Bundyo. Mapaamo? Paano naman po yun gagawin, Tatang? Walang nakakapalong sa apoy ng Minokawa. Maliban na lang kung makukuha mo ang mahaba nitong buntot. Sa oras na mahawakan mo ito, huwag na huwag mong bibitawan. Kahit pamalapnos ang iyong balat. Dahil sisikapin ng nilalang na agawin ito sa iyo. At maswerte ka dahil taglay mo ang kakayahang kontrolin ng tubig. Magagamit mo ito para mapaamong Minokawa. Isang bagay pa. Alam kong hindi ka gumagamit ng sandata. Pero sa pagkakataong ito, mukhang kailangan mo ng isang punyal na hindi nalulusaw kahit sa pinakamainit na temperatura. Wika ng matanda. Nilabas nito ang isang punyal na yari sa bato. Inabot sa binata at muling nagsalita. Ang punyal na ito ay gawa sa bato mula sa bulkan. Kahit gaano kainit ang madikitan nito, hindi ito matutunaw. At habang umiinit ang paligid ng punyal, lalo itong tumatalim. Maniwala ka sa akin, magagamit mo ito. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, agad na ding nagpaalam si Adelo. Lingid sa kalaman ng binata na ito na ang huli nilang pagkikita. Tinahak ni Adelo mag-isa ang landas na itinuro ng hawak niyang mapa. Ilang araw din ang ginawang paglalakbay ng binata bago tuluyang marating ang maliit na baryong kinaroroonan ng sirang minahan. Pagpasok pa lamang ng binata sa baryo, nakita niya ang nagkalat ng mga kama-kama. Ayon kay Melchor, kuta ito ng mga nilalang at dito sila namamahinga sa tuwing matatapos ang kanilang trabaho. Sa isip ng binata, hindi siya dapat magtagal sa lugar, lalo pa at laganap na sa lahat ang kanyang ginawa. Patuloy na naglakad si Adelo papunta sa kinaroroonan ng minahan. Pagdating niya sa bukana nito, napansin ng binatang may mga kama-kamang lumalabas sa isang yungib. Tinandaan niya itong mabuti dahil hindi iyon ang unang pakay ng binata. Sa isip nito, isusugal niya ang pagkakataong mapaamo ang Minokawa para makatulong sa pagliligtas ng mga taong binihag ng mga masasamang engkanto. Lumapit pa ng husto ang binata upang makita kung ano ang nangyayari sa loob ng yungib. At dito niya nakita ang totoong anyo ng mga kama-kama. Halos masuka ang binata sa itsura ng mga ito. Luwa ang mga mata at tila naaagnas ang kanilang mga balat. Ang ilan sa mga ito, may nag-iisang mata sa gitna ng kanilang muka. Ang ilan naman ay walang ilong na tila sinadyang tapyasin. Umaalingasaw din ang hindi kanais-nais na amoy mula sa katawan ng mga nilalang na parang pinaghalong dumi ng tao at nabubulok na laman. Nagtakip ng muka ang binata dahil halos isuka na nito ang kinain sa sobrang pandidiri. Habang nagmamatsyag, nakita nito ang ilan pang mga nilalang na papasok sa yungib. Hila-hila ang mga kulungang may laman. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil maging ang mga engkanto. Dinudukot nila upang ipagbili. Ilan sa mga ito ay diwata, dalunganon, tikbalang, maging ang mga sinaunang engkanto na kung tawagin ay nimpa. Nang matiyak ng binatang tama ang impormasyon ni Melchor, dali-dali nitong isinagawa ang una niyang plano, ang paamuhin ang Minokawa.
Bumalik ang binata sa ligtas na lugar upang muling pagmasdan ang mga butas sa minahente. Isa sa mga ito ang naglalaman ng Minokawa. Ngunit kailangan niyang mag-ingat. Dahil maliban sa Minokawa, may iba pang nakakatakot na nilalang ang nagtatago sa mga butas na ito. Mabuti na lang at binigyan siya ng mga palatandaan ni Tatang Bundyo tungkol sa tirahan ng Minokawa. Ayon sa matanda, bagaman representasyon ng pagkawasak ang Minokawa, kabaliktara naman ang katangian nito. Malalaman mo ang tirahan ng nilalang dahil dito lamang tumutubo ang isang makapangyarihang halamang gamot. Mabuti na lang at kilala ito ni Adelo, kaya madali niyang nahanap ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil hindi ito kalayuan mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita ng binata ang mga lamang gamot na nakakalat sa bunganga ng isang yungib at tila nagtutuloy pa ito papasok sa loob. Sinundan ito ng binata hanggang sa marating niya ang tila maliit na gubat sa loob ng kuweba. Dito niya din nakita ang kakaibang kakayahan ng Minokawa na magbigay ng buhay sa kalikasan. Naglakad ng marahan ng binata papasok. Nang marating niya ang pinakagitna, laking gulat ni Adelo dahil bigla na lang bumulusok pa ibaba ang isang napakalaking ibon. Kulay itim na may mapulang mga mata. Ang buntot naman ng nilalang ay may dalawang mahabang balahibo. Sa isip ni Adelo, ito na nga ang sinasabing kainaan ng Minokawa ayon kay Tatang Bundyo. Binunot ng binata ang punyal na bato. Nagsimulang humakbang papunta sa Minokawa. Ngunit kakaiba ang kinikilos nito. Imbis na magalit dahil may pumasok sa kanyang teritoryo, mukhang natutuwa pa ang nilalang. Biglang nagbago ang kulay ng balahibo nito. Mula sa kulay itim ay unti-unti siyang naging asul, hanggang sa maglabasan ang ilang matitingkad na kulay na kanyang mga pakpak. Teka, nagkamali ba ako ng pinasukang lungga? Ikaw ba talaga ang Minokawa? Parang kabaliktara naman ang sinabi ni Tatang Bundyo. Sa totoo lang, kaibigan, wala akong nararamdamang bangis sa iyo. Isa ka lang higanteng ibon na mahilig makipaglaro. Mukhang mali ang pag-unawa sa iyo ng lahat, Minokawa. Wika ni Adelo. Muli nitong itinago ang punyal. Laking gulat niya nang bigla siyang damputin ng nilalang gamit ang tuka nito at isinakay sa kanyang likuran. Alam mo, kaibigan, hindi ko alam kung bakit nasabi ni Tatang Bundyo na mapanganib ka. Ano ba ang kwento sa likod ng pagkakakilanlan mo? Tanong ni Adelo. Ngunit alam nito sa sariling wala siyang makukuwang sagot sa higanting nilalang. Ay nako, bakit ba ako nakikipag-usap sa isang higanting ibon? Pero kaibigan, kakailanganin ko ang tulong mo. Maraming mga tao at iba pang inkanto ang bihag ng mga kama-kama. Kailangan ko silang palayain upang makabalik sa kanika nilang tahanan. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Adelo. Muli siyang ibinaba ng Minokawa. Ibinuka nito ang napakagandang mga pakpak. Sabay lundag pa itaas sa isang malaking butas na pinakabubong ng kuweba. Nagulat si Adelo nang makita ang malaking kadenang nakatali sa mga paa nito. Hindi ito napansin ng binata nung unang magpakita ang nilalang. Kagaya ng iba, nakulong ka din pala. Titignan ko ang magagawa ko, kaibigan. Wika ni Adelo. Dali-daling naganap ng bagay na maaari niyang gamitin upang putulin ang malaking kadenang nakatali sa paa ng nilalang. Ngunit nakailang subok na siya, wala pa rin nangyayari.
hanggang sa nahulog sa lupa ang punyal na bato. Dinampot ito ni Adelo at naalala ang sinabi ni Tatang Bundyo. Dali-dali niyang hinarap ang nilalang at muling nagsalita. May munti akong kailingan, kaibigan. Nawa ay paunlakan mo. Para matulungan na din kitang makalaya sa lugar na ito, gamitin mo ang iyong apoy upang pagbagain ang punyal na ito. Wika ng binata sabay lapag ng punyal na bato sa isang maliit na batong parang altar. Tila naunawaan naman ng minukawa ang kanyang sinabi. Bigla itong binugahan ng apoy. Ilang sandali lang ay natunaw ang kinalalagyan nitong bato. Ngunit na natiling buo at nagbabaga ang kutsilyo. Gamit ang kakayahang kumontrol ng tubig, binalot ni Adelo ang kanyang kamay upang hindi mapasok. At saka dinampot ang nagliliwanag na punyal. Napakainit nito na kahit ang tubig sa paligid ng kamay ng binata ay kumukulo. Idinikit ito ni Adelo sa mismong kadena at kagaya ng inaasahan, nalusaw ang malaking kadenang gawa sa matigas na bakal. Tuluyang nakawala ang minukawa. Ngunit lingid sa kalaman ni Adelo na hindi pa ito ang nilalang na hinahanap niya. Lumabas ang binata sa yungib upang ipagpatuloy ang pagliligtas sa mga bihag. Ngunit pagdating niya sa labasan, bigla na lang siyang dinagit mula sa himpapawid ng isang malaking itim na ibon. Higit itong mas malaki sa naunang nilalang at mas nakakatakot kung ikukumpara. Nakita ni Adelo ang mas maliit na nilalang at napagtantong inakay lang pala ng minukawa ang kanyang iniligtas. Ang yungib na yon ay ang mismong pugad ng dalawang higanteng nilalang. Laking gulat ng binata nang marinig niyang makipag-usap ang higanteng ibon sa kanya sa pamamagitan ng isipan. Maraming salamat sa pagligtas mo sa aking anak tao. Kung hindi dahil sa iyo, habang buhay akong magiging alipin ng mga engkanto. Wika ng nilalang sa kanyang isipan. Alipin! Paano ka naging alipin? Tanong ni Adelo. Sa iyong nakita, itinali nila ang kawawa kong inakay. Kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi sumunod sa kanila. Tugon ng minukawa. Nauunawaan kita, minukawa, at masaya kong nakatulong ako sa iyo. Pero ang totoo, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong palayain ang mga tao at engkantong dinukot ng mga kama-kama. Wika ni Adelo. Handa akong gawin kung anuman ang gusto mo. Malaki ang utang ko sa iyo. Kaya simula ngayon, pag-utusan mo ako, tao. Tugon ng minukawa. Salamat kung ganun, kaibigan. Nga pala, Adelo ang pangalan ko. Pagpapakilala ni Adelo. Matapos ay lumipad ng mataas ang nilalang. Nagpakawala ng malakas na sigaw na nakapukaw sa atensyon ng lahat ng mga nasa paligid. Naglabasan ang mga kama-kama. Laking gulat ng binata dahil papunta ang mga ito sa kanyang kinakatayuan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Muli, para sa mga interesado sa magandang quality ng gabunan hoodie, magandang quality ng cargo shorts and cargo pants, pintados t-shirts, salvame at iba't ibang accessories, nariyan ang Shopee link sa comment section. Salamat.